Itinanggal muna ng Amerika ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang pwedeng makakuha ng skilled workers visa. Ayon sa U.S. Department of Homeland Security, bukod sa maraming Pilipino ang nag-overstay, nagagamit din daw ang visang ito sa human trafficking. Live mula sa Cavite, may report si JP Soriano. JP? At Jessica, simula nga January 19 ngayong taon hanggang January 18 sa 2020 ay ipatutupad ng Department of Homeland Security ng Amerika ang pagsuspinde sa pag-i-issue ng mga H-2A at H-2B visa sa mga Pilipino na ayon sa kanila ay naaabuso raw ng ilan nating kababayan. Tatlong taong nagtrabaho bilang refrigeration and air conditioning maintenance technician si Samuel sa U.S. Territory na Guam. Bumalik sa Pilipinas si Samuel nitong 2015 na matapos ang kanyang kontrata. Pero dahil nais pa niya makaipon pa, nag-apply siyang muli sa dati niyang employer. Ang problema, naglabas ngayon ng abiso ang U.S. Department of Homeland Security ng Amerika na tanggalin muna ng isang taon ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang eligible o pwedeng makakuha ng visa para sa mga skilled workers o ang H-2A at H-2B visa. Oh, disappointed ako dun. Pero hopefully, sana ma-resolve para medyo makabalik or makabalik. Ganun lang naman yun eh. Siguro ano lang, dasal lang. Ang H-2A visa ay ibinibigay ng Amerika para sa mga temporary agricultural worker, habang ang H-2B visa naman ay para sa mga temporary non-agricultural worker. Ang problema, sabi ng U.S. Department of Homeland Security, marami raw sa mga Pilipinong nabigay ng H-2B visa ang nag-overstay. Nagagamit din daw ang visang ito sa human trafficking. Dahil sa mga isyong ito, nadamay na rin pati ang pag-i-issue ng H-2A at H-2B visas. Kinumpirma ng ating Department of Foreign Affairs ang pagsuspinde ng H-2A at H-2B visas sa mga Pilipino. Batid daw ng DFA na prerogative o desisyon ng isang bansa kung paano at sino lang ang kanilang bibigyan ng visa. Kaya pinalalahanan ng mga Pilipinong nasa Amerika o nag-a-apply pa lang na sundin ang immigration rules ng Amerika at iwasan ang pananatili sa Amerika kung lagpas na sa itinakda ng working visa. Ayon sa POEA at sa Philippine Association of Service Exporters Incorporated o PASAE, hindi naman ganun karaming Pinoy ang maapektuhan ng naturang H-2A at H-2B suspension dahil hindi naman daw ganun karami ang job orders para dito. We will work with the other agencies like DFA on how to address this issue, no? And then, of course, we will remind our OFWs na yung one process, hindi muna makakarating doon dahil sa ban, and we will try to assist these OFWs na makakuha ng deployment in other markets abroad. Ang palasyo, ipinauubaya sa DFA, DOLE, at sa Philippine Embassy ang usapin. Pero, what we can do is, first, we need to know whether there is basis for the decision. If we can see na wala naman, then we will ask for a reconsideration. But that's the job again, as I said, of DFA and the U.S. Ambassador. At Jessica, ayon pa sa Department of Homeland Security, aabot daw sa 40% ng mga nabigyan ng H-2B visa ng mga Pinoy ang nag-overstay o ika nga yung tinatawag na TNT dyan sa Amerika. At ayon pa sa, bukod nga sa Pilipinas, kasama rin sa suspension na ito na isang taon ang bansang Ethiopia at Dominican Republic. Jessica? Mm-hmm. Paano yun na, JP, yung mga nandoon pa sa Amerika at may visa pa? Pauuwiin sila after mag-expire yung kanilang visa. Ganun ba yon, JP? Pag nag-expire, Jessica, sila ay pauuwiin. Pero yung mga current H-2A at H-2B holder, o ibig sabihin hindi pa naman expire o paso yung kanilang visa, eh hindi naman daw maapektuhan ang kanilang status doon kung sila ay hindi pa naman tapos ang kanilang kontrata. Ayon yan sa DHS, no? At yun nga ang pangamba ng ilan dahil yung katulad nung na-interview natin kanina, Jessica, tanggap na sana siya ng kanyang employer pero dahil nga merong gantong abiso, mukhang hindi muna siya makakaalis, Jessica. Paano yun, hindi na pwedeng mag-reapply? Yung mga expired na nasa Amerika, hindi sila pwedeng mag-reapply dahil nga dito sa ruling na ito. It goes without saying, JP, ganun ba yun? Yes, Jessica, pero base dun sa abiso ng DHS,
merong case-to-case basis silang na-mention dito na parang depende rin, pwedeng i-appela, merong pwedeng magkaroon ng change of status, pero medyo technical yung paliwanag nila. So in short, case-to-case basis, depende siguro kung sila ay mapagbibigyan talaga. Pero lumalabas na kapag nagpasuna po ang inyong H2A at H2B visa sa Amerika, kailangan niyo na pong bumalik. At mahigpit naman diyan ang embassies, no, at ang mga embahada ng ating bansa, dahil i-check din nila yan, no, dahil meron nga silang koordinasyon sa United States. Jessica. I'm sure, no, may mga magbabalak mag TNT because of this ruling. So, it's not actually going to be a solution. It's probably going to create another problem. Tama, Jessica. Magpinakamaganda sa ngayon, kung kayo po ay holder ng H2A at H2B visa, sundin nyo po ito talaga. Actually, kahit anong visa po ang inyong hawak, talagang dapat pong sinusunod ang mga binigay lang sa inyong panahon kung hanggang kailan kayo magsistay sa kahit anong bansa. Yun nga yung muling paalala rin ng Department of Foreign Affairs para hindi na nga po magka-problema, Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.